What's up mga langga? So panibagong video, panibagong pag-uusapan na naman natin ito. Na kung nakikita nyo naman sa ating title, ang topic na ating didiscuss ngayon or ating itatackle is about kung paano manganak ng mabilis. At dahil nga panibagong topic na naman ito, tatawagin natin itong isang serye, Mommy and Saya serye. Alam ko naman na sa panahon ngayon, nahihirapan yung marami sa atin, lalong-lalo na yung medyo nahihirapan pumunta sa mga clinic para sa pagpa-check up na kanilang OB-GYN. So ginawa ko ang video na ito para ma-share yung aking personal experience kung paano ko nairaos sa Saya sa tamang buwan. Saya is delivered normally. So, itong tips na ibibigay ko sa inyo is kung paano nyo ma-survive, paano nyo ma-overcome yung pain during labor and also delivery. So, if you wanna know more, please continue watching and don't forget to like, subscribe, and share para tuloy-tuloy lang ating usapan. Okay? So, ito na nga mga momshies. During my pregnancy with Isaiah, isa rin to sa mga katanungan ko. Siyempre, first time mom, nalilito ka kung ano yung gagawin mo. Marami nagsasabi na ganito dapat, ganun dapat, para mairaos mo normal yung baby mo. So, ako, isa rin ako sa mga nagkaroon ng questions, fear for my baby. But eventually, na-overcome ko yon dahil nag-research ako, nagtanong ako sa OB-GYN ko. Kasi noong mga panahon yun, hindi pa naman masyadong rampant yung pagkalat ng coronavirus. So, may time talaga ako para pumunta sa OB-GYN ko at pumunta sa aking mga check-up. Itong mga tips na ibibigay ko sa inyo is based on my own personal experience, based on the situation na meron ako, at kung paano ko isinurvive ang aking paglilabor. So ito, pinakaunang sasabihin sa inyo mga momshi, dapat talaga lakasan nyo yung loob nyo, okay? Above all things, lakasan yung loob nyo. Isipin nyo na kailangan mairaos mo si baby. Kailangan sa span of this duration, dapat mailabas mo yung baby mo normally or in a healthy way. Dapat yun talagang nasa mindset mo at huwag mo kakalimutan magnasal. So ayun, pahapyaw pa lang sa mga i-discuss ko ngayon. But I have a lot to say, to share with you guys. So ito na. Okay, when to know if you are undergoing labor? Paano malalaman kung nagde-labor ka na ba? So, ito yung mga signs na naramdaman ko during my time na nagli-labor pa ako. So, number one is masakit yung balakang mo. And itong pain na mararamdaman nyo is parang gradual lang siya. Masakit ngayon, maya-maya, after 5 minutes, wala na naman. Tapos babalik na naman sa pain. At saka hindi pa siya ganun ka-painful. Hindi pa talaga ganun kasakit. Masakit din pala yung private part nyo. Kasi nag-i-start ng tumaas yung CM mo. Nung nag-labor ako, start ako 1 cm, and then my OB gave prescription na mag-insert nga nung primrose oil para pampalambot yun ng cervix para tumaas yung CM mo. So ako, nag-start ako mag-labor 1 am, kasi naramdaman ko parang may pumipintig-pintig na sa balakang ko. So yung pag-labor na yun, start ng labor mo, hindi pa siya sobrang painful, pero habang tumatagal, nararamdaman mo talaga na pasakit siya ng pasakit. At saka hindi mo maintindihan kung natatae ka ba, sorry for the word, kung natatae ka ba or naiihi ka ba, but most of the time talagang masakit siya. Kung naranasan nyo ng magka-menstruation, parang ganon, pero iba yung pain na nararamdaman mo. Malalaman mo yon na nag-labor ka na. Kasi may mga ibang mommies na katulad ko na hindi nagkaroon ng discharge. Yung iba kasi, nalalaman nila na nagde-labor sila dahil may lumalabas ng konting blood or konting parang brown sa mga undies nila every time na titingnan nila yun para mag-urinate o pupunta sila sa CR. Sa case ko, wala naman. Hindi pumutok yung water bag ko during my time na nagde-labor na pala ako. So, ayun na nga. Kapag habang pataas ng pataas yung pagde-labor mo, nagko-contract yung muscles ng tummy mo, nasa nandun si baby. Ano ba yung contractions? Ito yung time na parang tumitigas yung chan mo, tapos sumasakit din yung balakang mo. So titigas,
mamaya-maya babalik ulit, titigas, tapos mamaya babalik ulit sa normal. Yun yung tinatawag nating contraction. So, meron yung ano, may bilang yan. Hindi ko lang sure anong pagbibilang ng mga OB-GYNE. Basta may bilang yan. Pag habang tumataas yung CM mo, yung number ng contractions mo is mas madalas. So, much better if you have the capacity naman, always consult your OB about your pregnancy, about your the situation inside you. Siyempre, importante yon. Dapat sinicheck ng OB-GYNE mo palagi, lalo na kapag kabuwanan mo na, sinicheck niya palagi yung CM mo. Kasi sa akin, 1 cm ako, nagpa-check up sa OB-GYNE ko, and then after that, pinabili pa ako ng primrose oil. Eh, pagkagabi noon, 1 a.m, nag-start na ako ulit mag-labor, pataas na ng pataas yung CM ko. So, ayun na nga. By the way, disclaimer lang, hindi lahat ng mommies nakakaramdam ng labor. May iba, hindi nila alam na nag-labor na pala sila. Kaya yung iba, ini-induce sila para humilab yung chan. Diyan pumapasok yung sinasabi nilang i-induce. Pero in my case, nag-labor talaga ako. Ramdam ko talaga yung mga sobrang pain, momshies. So, expect nyo na lang talaga yan. Kasama yan sa pagiging mommy natin. Okay. What did I do para ma-lessen kahit papano yung pain na nararamdaman ko during na pag-labor ko? So, ginagawa ko, I take short and long, deep breaths. Like ganito. Like that. Natawanan nga ako nila kasi ano daw ginagawa ko. Where in fact, nakakatulong talaga siya, ma'am. She's, gawin nyo yun every time na sumasakit yung ano nyo, sumasakit yung balakang nyo. Mag, ano kayo, parang ipon kayo ng hangin tapos ibuga nyo. Ganun yung gagawin nyo, mommies. I swear, nakakatulong siya. Ano pa ba? Ito, para tumaas yung CM nyo, try to move around as possible. Yung ibang mommies na kilala ko, nag-i-squat sila para bumaba at pabilis yung paglabas ni baby. Nag-i-squat, pero make it sure na safe yung ginagawa nyo. Walang mga hard objects na nakaharang dyan. Kasi, di ba, malay mo, biglang luwabas si baby, hindi mo nakayanan. Inirim mo na baby mo. Make it sure lang na safe yung ini-squatan mo or kung nag-exercise ka, importante yon. Okay, ito. Isa sa mga natutunan ko during my pregnancy at sa aking pagre-research dati, number one na advice ng mga OB-GYNE at mga doctors, mga midwife na napapanood ko is do not shout. Huwag kayong sisigaw, especially during your labor period. Alam ko, sobrang sakit. Siguro, yun na yung pinakamasakit physically na naramdaman ko sa katawan ko so far. Sobrang sakit niya to the point na talagang parang hindi mo na alam yung gagawin mo na gustong-gusto mo na talagang isigaw. But, if you can do it, do not shout. Huwag kayong mag-iingay. Kasi kapag ginawa niyo, hindi rin naman mawawala yung sakit na nararamdaman niyo. Pangalawa, magagalit lang yung doktor or yung OB-GYNE or your midwife sa inyo kasi nga maingay kayo. Huwag kayong sisigaw. At ang pinaka-main reason kung bakit hindi kayo pinapasigaw is mauubusan kayo ng lakas, mauubusan kayo ng energy para i-push si baby kapag i-deliver mo na siya. Which is, dapat kapag i-deliver mo na yung baby mo, nag-10 cm ka na, dapat full force ka na doon. May lakas ka talaga para i-push yung baby mo kasi bibilangan ka eh. Kapag during delivery time na, may oras yan. May oras na binabantayan yung mga doctors kasi ang iniiwasan ng mga doctors is yung makapoop si baby sa loob ng tiyan mo. At bakit nila iniiwasan yun? Iniiwasan nila yun, guys, mommies, dahil ayaw nilang malason ka at lalong-lalo na si baby sa loob ng tiyan mo. Napakadelikado po nun. Okay, remain calm as possible. Kasi kapag lagi kayo nagpapanik, iniisip nyo palagi kung makakayanan ko ba itong panganganak na to, ang dami-dami mo iniisip, let it all go muna. Stay calm, mag-focus ka. Isipin mo yung kapakanan ni baby, isipin mo na maya-maya lang makikita mo na siya. Isipin mo yung mga good things na pwedeng mangyari kapag nalampasan mo itong period na to. Isipin mo na matatapos at matatapos din to.
At huwag na huwag mong kalimutan mag-pray. Yun yung palagi kong sinasabi, huwag mong kakalimutan mag-pray. Kasi pinaka-importante talaga yung pagdadasal. Guys, focus, pagdasal mo na sana ma-deliver mo ng maayos yung baby mo. Okay, yung iba kasi sa sobrang sakit, hindi na sila masyadong nagiging aware sa paligid nila. Pero kung kaya mo namang maging aware sa paligid mo or maging conscious as much as possible, gawin mo. Kailangan mong maging malakas para pag nakita mo si baby, full force ka pa rin. Isipin mo na kailangan mong maging strong at maging vigilant sa paligid mo. Alam ko mahirap kasi dumating din ako sa point na yung parang hilong-hilo na ako. Pero iniisip ko na kailangan kong magawa kasi kapag hindi ko ginawa, kawawa naman yung sisaya. So, ayun na nga. I don't know ha, pero hindi ko akalain na madideliver ko si Isaiah normally. Siguro tinulungan na rin ako ng Diyos kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako kapaniwala na nagawa ko yun eh. Yung pain tolerance ko is hindi siya ganun kataas, mababa lang yung pain tolerance ko. Madali akong masaktan. Pero during that time parang okay naman. Sinabihan pa ako nung OB guide ko na magaling daw akong umire. Okay, darating tayo dyan sa pag-deliver. Tsaka share ko sa inyo kung ano ba yung tamang pag-ire para hindi ka mahirapan at hindi ka maubusan ng hininga. Okay? Yun, umiyak na si Saya. Okay. For example, every specific minute na IIKA na. Ina-IIKA kasi nila para ma-check nila kung ready ka na ba para ilabas si baby. So, for example, okay na. Ready ka na to deliver your baby. So, expect mo na lang na marami talagang mag-IE sa'yo. I-check nila yun. Kakagising lang ni Saya. So, itong delivery time, birthing time, ito yung pinaka-crucial. Kasi inoorasan ka nito eh. 24 hours akong nag-labor, guys. 24 hours yung pain na inantay ko. And yet, my water bag didn't break or whatever. So, ano pa nung water bag ko is yung OB gynae ko. Nandun ako sa delivery room. Kasi nga, hindi lahat ng babae napuputa ka agad ng water bag. In my case, ay hindi nagpumutok ng kusa yung water bag ko, kundi pinutok ng OB gynae ko. So, ayun na nga. Going back, sinabihan ako ng OB gynae ko na kapag hindi ko pa nalabas si baby ng alas 2, masasesarian ako. Which is, parang nag-worry ako konti. Sabi ko, hindi pwede akong masesarian. Ayokong masesarian. Gusto kong mailabas si Sayan normally. Kasi unang-una, mahal masesarian. Pangalawa, hindi pa yun guarantee na maghilom yung pagsesarian. Kasi marami nagsasabi sa akin, it's better to deliver your baby normally kasi nga madaling gumaling yung sugat compared sa magde-deliver ka ng baby via C-section. So as much as possible kung mangyari yun, iwasan ko talaga. So I prayed. Tapos sinabihan ako ng OB-GYN ko, kapag nararamdaman mo na tumitigas yung tiyan mo, nagko-kontra ka, saka ka palang iire. Mommies, huwag kayong ire ng ire. Kasi kapag ginawa nyo yun, hindi rin bababayang si baby. Parang mapapagod lang kayo. Mapapagod lang kayong iri ng iri, tapos maubusan kayo ng hininga. Para kayong lakas. So, kapag matigas na yung tiyan mo, dun ka magpupush. At saka, hinga ka ng malalim bago ka magpush. Tapos, huwag kang titigil kasi delikado pag tumigil ka, pwedeng masuffocate yung baby mo kapag tumigil ka ng pag-iri. Saka ka lang titigil kapag sinabi ng OB mo. Bibilangan ka nun. In my case, binilangan ako hanggang 10 to 15 seconds. So, pag irik ko kay Saya, 3 times lang. 3 beses ko lang siya inire, lumabas na siya. Siyempre, di ba? Importante yun. Now, ano ba ang pakiramdam kapag nagde-deliver? It's just like, pooping. Para ka lang nagpo-poop. Pero sobrang laking poop at hindi sa puwet lalabas yung poop. Ganon ang pakiramdam, mommies. At dapat full force ka talaga. Okay?
So, most of the experiences na share ko sa inyo, yung base yun sa natatandaan ko. Kasi fully aware naman ako nung time na yun eh. At saka sinabi sa akin nung doctor ko na dapat talaga gising ka. After mo mag-deliver, pwede ka nang matulog at magpahinga. Yun na nga yung nangyari sa akin. Nilinisan nila ako, pinahian. Ito kung i-share ko sa inyo is mga experiences ko on the same day kasi wala talaga akong idea. Paano nga ba pumere? Paano ba ilabas na matiwasay yung baby? So lahat to, nag-search ako, nagtanong ako, just like you. Itong knowledge na binibigay ko sa inyo is para may idea lang kayo kung anong gagawin para may labas si baby ng maayos. But hindi ko in-imply dito na ito talagang gagawin nyo at paniguradong mano-normal yung baby nyo. Kasi iba-iba naman situation ng pagbubuntis. Iba-iba yan. Yung iba talaga C-section. Yung iba mas maaga yung pagde-deliver ng baby. So kanya-kanya yan. Ito kasi experience ko. Pinapa-check up ko kasi talaga siya dati pa. Para ma-monitor kung normal ba yung heartbeat ni Saya, tama ba yung position niya, adequate ba yung fluid, amniotic fluid. Kasi importante yun, mommies. Pagdating sa baby nyo, huwag niyong tiperin as much as possible. Importante talaga yun. A-advisean kayo kung ano yung mga magandang gawin ng OB nyo. At ito pa pala, kapag hindi kayo satisfied sa service ng OB guy ninyo, lumipat kayo. Maghanap kayo nung ititreat kayo as a friend, as someone close to you. Yung itatrato kanyang parang, yun na nga, best friend kung maaari. Kasi kapag hindi ka comfortable sa OB mo, parang magkakaroon ka ng doubts, parang hindi mo feel magpa-check up sa kanya, lalo na private part ang pinag-uusapan. Ganun, mommy. So, as early as 3 months or once na malaman mo na preggy ka, you should have consulted or seek medical advice or OB gynae. So, wala naman akong problem sa mga midwife, pero since nga takot ako at first time mom, mas pinili ko talagang magpa-consult sa isang OB gynae. So, that's it, mommies. Sa mga next video natin, i-share ko naman sa inyo kung ano-ano ba yung mga baby essentials na kailangan dalhin nyo sa hospital, ano-ano ba yung kailangan ihanda after nyo mailabas si baby. So, thank you so much for watching this vlog. Until next time, at maraming salamat. Marapit na po nating i-reach ang 1,000 subscribers. Thank you so much for those who are still watching to my channel. I hope that tuloy-tuloy pa rin po yung pagsasama natin, mga langga. So, don't forget to like, subscribe, and hit on the notification bell para ma-update kayo para sa mga panibagong vlogs. Bye-bye!